Abay, grabe pala ang ginawang history ni Anthony Davis kahapon na dapat ngayon ay bigyan pa rin natin ng pansin. Pero bago natin yan pag-usapan, ito muna ngang balita patungkol sa Golden State Warriors. Ayon kay Eric Pincus, meron nga daw competing executive na naniniwala ang Warriors ay gustong magdagdag ng size sa kanilang team. Itong mga player na si Jacob Poeltl pati na rin si Miles Turner. Well mga idol, yan pa nga lang nag-iisa pa lamang ang source ng balitang ito. Pero alam naman natin na for sure gustong mag-improve ng Golden State Warriors. Pero I don't think right now mga idol na gusto nilang mag-trade. Ilang beses na nga rin naulit ni Coach Kerr sa kanyang interview na ngayon ay nag-i-experiment pa nga rin siya ng mga lineup. At so far nga daw ay hindi niya pa nahanap ito, kaya nga't inaangkin niya yung sise kung bakit ganito ang record ng Warriors. Pero lately mga idol ay nananalo naman na sila, nagkakaroon na sila ng success. Hindi pa lang talaga sila ganoon ka-consistent para nga mag-build ng winning streak at tumakyat sa Western Conference standing. I think mga idol, nag-uumpisa na nga na ang Warriors ay ma-figure out kung ano ang dapat gawin at magresulta sa panalo. Kaya personally mga idol, sa tingin ko ang Golden State Warriors ay walang gagawing trade this early this season. Pero who knows, 'di ba? Maybe pinag-uusapan na nila 'yan. Hindi naman kasi natin alam din ang nangyayari behind closed doors. Pero ngayon ay pag-usapan natin ang tanong kay Kawhi Leonard ng mga Clippers fans. Ano na nga daw Kawhi? Dahil ngayon ay na-injured nga na naman itong player nila. Matapos ng tuhod last season, ngayon naman ang kanyang ankle. Hindi na nga daw natapos ang problema sa kalusugan neto ni Kawhi Leonard na nag-grow ng frustrated ang mga Clippers fans. Siyempre gusto rin nilang mag-compete at siyempre gusto nilang maging healthy rin. Pero dahil nga sa kalusugan ngayon ni Kawhi ay hindi yan ang yayari. So talaga namang get well soon para kay Kawhi Leonard. Hindi nga maganda na may ganitong klaseng player na binobombard ng injuries at hindi lang basta injuries, sunod-sunod pa na injury. So get well soon Kawhi Leonard and hopefully makita ka na rin namin sa court na naglalaro. At ngayon ay pag-usapan na nga natin ang ginawa ni Anthony Davis na history na kailangan natin bigyan ng pansin. Well, kahapon, alam nyo ba na nagtala siya ng 37 points, 21 rebounds, 5 steals and 5 block. At alam nyo, sabi ng NBA na yung blocks and steals nga daw were officially recorded in 1973. At simula nga daw noon, si Anthony Davis pa lamang ang nakagawa na umiscore ng 35 plus points, 20 plus rebounds, 5 plus steals and 4 plus blocks in a game. Tahimik muna tayo mga idol para ma-appreciate at tumatak sa utak nyo kung ano yung ginawa ni Anthony Davis kahapon. Siya pa lang ang unang NBA player na gumawa nito in 49 years. Grabe nga yan. Pero hindi lang yan dahil meron pang isa mga idol. Ito rin si Anthony Davis just became the first player in 47 years to put up 30 plus points, 15 plus rebounds on 60% field goal percentage in 4 straight games. At alam nyo ba kung sino lang ang kasama ni Anthony Davis sa listahang yan? Wala dyan sila Shaquille O'Neal, sila Bill Russell, sila Tim Duncan, ang mga great bigs in the NBA. Kundi kasama niya ang legendary big man na si Wilt Chamberlain at ang player na si Bob McAdoo. Tatlo lang sila mga idol in 47 years. So grabe nga ang run ni AD in these past few games. Talaga namang very historic at dapat din natin bigyan ng pansin ang mga next games niya. Baka mas matindi pa ang history ng gawin niya. So ang next game nga pala nila ay sa Sabado laban sa San Antonio Spurs na nakatikim din ng pagmamamaw ni Anthony Davis this past few games.